Hi, what's up again mga katek? And welcome back again to my channel. So ngayon araw mga katek ay nagbabalik tayo sa panibagong video na naman. Bali, ang gagawin natin ngayong araw mga katek ay isang Sanyo na 21-inch CRT TV. Bali, ang dami kong mga Sanyo na di nagawa dati mga katek sa, kasi sa ganitong mga problema. Bali, ang problema nito ay hold down protect. So ngayon ay buti naman ay nakakuha tayo ng mga idea kung paano masolusyonan yung mga hold down protect na Sanyo mga katek. So yung nalalaman na nakuha natin mga katek ay bali i-share ko sa inyo, and sana ay may matutunan kayo nito mga katek. So bago tayo magsimula mga katek ay shout out ko muna yung ating mga bagong kaibigan na bumisita sa ating bahay. So unahin natin si yung aking kaprobensya na si Edwin Ayagtek from Dagohoy, Bohol. At kay Randy Castillo, shout out sa iyo idol. Ronaldo Alcantara, shout out. Skeptics Analytics, shout out sa iyo. Jinson Tech Vlog, shout out. Brandon Vita Tech, shout out sa iyo. Edwin Nueva, shout out. Noitech PH, shout out sa iyo idol. Rodel Braceros. At kay June July, kay Kuya June from Riyadh, KSA. At kay Harris, the scientist, therapist, the electromechanic. Grabe, ang haba naman ng kanyang pangalan. So, ito yung mga bagong kaibigan na dumalaw sa ating bahay mga katek. And sa mga nakalimutan kong i-shoutout, sana ay huwag naman kayong magtampo mga katek. Kasi sobrang dami ng nag-comment, so natabunan na yung iba. So, kung gusto nyong magpa-shoutout mga katek, ay pre kayong mag-comment sa ating comment section. Sabihin nyo lang shoutout kasi promise ko sa inyo ay maglilista ako ng maaga para wala tayong makalimutan. Baka may magtampo sa ating mga kaibigan. So, bali, shoutout ko rin yung ating mga malulupit na mga kaibigan technician. Number 1 sa ating listahan, ito si Sir Leeboy Technician, Configure 23, Marco Francis 713 Mixed Vlog, ang gwapo nito. At kay West Jojotech, Dave Electronics, ito si Nards TV na parang si Coco Martin. Kala ko si Coco Martin ay naging technician na. At kay Shader Electronics, Muja Joe's Technic, Jan Cabinta, at sa ating kasama dito na technician kay GPN Electronics. Shout out sa inyong lahat mga katek. So, bali, sabi ng iba mga katek, bago tayo proceed sa video, peace out na daw yung CRT TV. So, dito sa aming shop ay marami pa rin nagpapagawa sa amin ng mga CRT TV. So, ngayon ay yun ang gawa natin yung video mga katek. Yung mga sikretong trouble na yung Sanyo. Yung hold down protect. Susolusyonan natin yun. So, yun mga katek. Bali, simulan natin ito mga katek. Ayan mga katek, magandang araw sa inyo. So, ito yung unit natin ngayon sa araw na ito, na isang Sanyo na 21-inch CRT TV. Bali, binuksan na ito mga katek, binuksan na ito ni, ayan, ni Newtek. So, sabi niya ay napakadali lang ng problema, so ipinasa niya sa akin kasi naghanap siya ng mas mahirap mga katek. So, ayan, yung ginawa niya ngayon ay isang Sony na 29 flat CRT TV. So gusto din niya yung medyo mahirap kasi itong Sanyo ay napakadali lang. So ito lang ating gawin natin mga katek. Ito yung subukan natin gawin kung magagawa ba. Shout out Ninyo Tech. Shout out. So yung mga katek, ang problema nito ay i-check natin pa kung ano problema nito mga katek. Ninyo Tech? Nag-shutdown daw. Napakadali lang ng problema nito sabi niya. So yan, pinasa niya sa akin mga katek. So ngayon, plug in natin. Ayan. So kung makikita nyo mga katek, yung standby. Then, tingnan natin. Post muna natin tong kanyang silbing power button na channel kasi wala tong remote. Ayan, so pag ganyan mga katek, pag nagdi-dim yung kanyang standby, so nag-oscillate na siya. So ayan, commander naman. So, oh yan Newtek, bakit hindi nag-shutdown?
bubo to ah. Oh, so ayun mga katek. Nagsa-shutdown protect siya. Hold down protect. Bubo. So, ulitin nga natin mga katek. Parang niloloko ako ng ninyo tech. Ayan. Bagong gupit pa. So plug in natin. Ayan. Tapos standby red lights. Pinutin natin. Dito. Ayan. So kung makikita natin sa mirror, so mandar naman siya. Same problem. Oh, ayun mga katek. Hold down protect pressure, shut down. Biglang namamatay. Mandar siya pero nag-hold down protect mga katek. So tama pala si Ninyo Tech yung sinabi niya. Ninyo Tech. Tama ka pala. Siyempre. So ayun mga katek, mag-voltage checking tayo dito. Ayan mga katek, bali i-monitor natin yung kanyang B plus or mga voltahe dito mga katek, kung ano bang nawawala kasi nag-hold ng protect sya. So ngayon plug muna natin yung tester natin na nakaset ng 250 volts DC. So ngayon plug in natin dito mga katek. Plug in. Yan. So naka-standby sya. So ngayon ay check natin yung kanyang B plus. B plus niya mga katek, ito banda. Ano yon Kel? Si Arte or si D? Kili D? Basi ka, baol na. Or katong kuana, katong amures. Sagbayan. So ayun mga katek, pasinsyan, medyo may tinanong lang yung ating engineer, so si Michael Tech pala. So ayun mga katek, nasa mga 115 volts yung ating B plus mga katek. So ngayon ay pipundutin natin tong kanyang channel para mag-oscillate sya. So ayan, so bibilisan natin to mga katek kasi walang tayong cameraman ngayon. Kasi si Ninyo Tech, medyo busy rin sa kanyang ginagawa doon. So pindutin natin tapos punta tayo sa B plus. Yan. Tingnan nyo kanyang B plus mga katek. Ano ba yan? So namamatay na pala. So ulitin pa natin to. Langiya to. Plug in tapos naka standby. So yan mga katek, tutok tayo nasa 15 volts tapos pipinditon muna natin yung kanyang channel button mga katek. Gamitin natin yung isang kamay natin dito. Ayan, so balik tayo mga katek, biglang aangat naman, so palik baba. So gamitin nga natin tong ano ba to, yung ating digital mga katek kasi hirap. Pause muna natin to ulit. So balik tayo mga katek, bali digital lang yung ginamit natin mga katek. So ayan, plug in ulit tapos tutok dito sa ating B plus. So yung B plus natin na nasa mga 123, bakit 115 yung kanina sa iyo nyo? Pag muli na hukuan opto ni Saka. Ni Saka? Muli opto. So ayan mga katik, pindutin natin yung, pakipindot nga nyo yung channel button, yan para makita. Ready, go. Sige. So ayan mga katek, so naging 129 siya, nagbabago. Tapos ayun, biglang umanda, pas bagsak, balik 123. So yung 180 nito mga katek, sure bolt na siguradong wala na yun. Bali ito yung 180 niya. So ayan, yung 180 niya. Paniti ba to? O yan, tama. So ito yung 118 niya ngayon ay, so ayan mga tek, B plus na lang. Paki-unplug mga nyo. Unplug. Yan, tapos saksak mo ulit. Yan. So ayan. So meron tayong 123. So pindutin mo yung channel nyo. So nakapindot tayo. So ayan, may
180 CB naman mga katek, yung ating 180. So ayan, umandar siya. Minsan naluloko to, minsan matagal mag-shutdown. So ayan, naka-shutdown na siya mga katek. So nawala yung kanyang, bakit ba tinanggal nyo? So nawala yung kanyang 180 at nananatili yung kanyang B+ kasi bumalik siya sa standby mode mga katek. So ayan. So balik tayo mamaya mga katek kasi tanghalian na, kakain muna kami ng tanghalian. Yan, nagugutom na kasi kami. Balik tayo mamaya. A few inches later. So ayan mga katek, balik tayo mga katek. Bali sabi ko sa kay Ninyo Tech Mart kanina mga katek. So ayan siya. Puging-pugi ah. So pinalitan niya ito ng kanya ng optocoupler. So ganun pa rin, biglang bagsak pa rin, tapos nanguhold ang protect siya. So meron akong nadaanan dito mga katek, itong home service namin, home service ko lang pala, nag-iisa lang ako doon. Bali nabot ako ng halos isang araw mga katek kasi akala ko nag-resolder ako ng mga loose contact, tapos gumana siya, tapos umuwi ako, kinuha ko yung bayad ng customer. Pagkatapos ng isang oras ay yung customer ay dumating sa amin, sinundo ako na yung unit ay bumalik na yung problema. So yung mga katek, so binalikan ko at halos inabot ako ng isang araw. Ayun, chinik kong pala mga katek, ito yung nagsisilbing itong trimmer niya, nagsisilbing adjust to, at saka itong transistor na to, ito yung kanyang nagsisilbing 431 na adjust, tapos meron siyang mga bias na mga resistor. So ngayon mga katek ay i-check muna natin to, yung connected dito sa ating opto at dito sa kanyang secondary, kasi ito yung nagsisilbing adjust niya mga katek. So ayan, ayos natin, nabablar siya. So pasensya na kayo mga katek kung medyo nabubulol tayo. So ayan mga katek, check muna natin mga katek, tapos balik tayo kung meron tayong nakitang problema dito. So ayan mga katek, balik tayo mga katek. So hindi gumana yung ating ini-apply na solusyon nung ating nakuha sa ating home service mga katek. Yung ating nadaanan na dati na problema, hindi gumana nung in-apply natin dito mga katek. Bali ito yung resistor, yung dating home service ko, ito yung resistor na nagka-problema. Change value to, ito ay nasa 180 o 180 key na resistor. Ito yung problema dati yung aking home service. So ngayon ay chinek ko na to lahat, itong mga resistor na ito, yung kanyang trimmer pinalitan ko na, yung mga kapasitor, yung kanyang transistor, ito mga katek, ito yung adjust nya, pati yung opto pinalitan na rin, eh di pa rin tumalab mga katek, di pa rin gumana. So bali meron tayong mga protect na ipapakita ngayon mga katek. Meron tayong ginawang schematic diagram o bali diagram sa kanyang protect. Yun na lang ang ating susundan mga katek kung sakali, kasi nagkaroon tayo ng nagkakuha tayo ng idea sa galing sa ating kaibigan. So yun ang sundan natin mga katek, kasi hindi nakuha na yung ating na experience na dati ang problema nito, yung hold and protect, di gumana yung ating ginawa. So ngayon mga katek, pakitingnan dito muna tayo sa ating ginawang diagram mga katek. Ito yung susundan natin ng mga protect. So pause muna natin to. So yun mga katek, bali ito yung ating diagram sa protection pin ng Sanyo mga katek. And ito yung kanyang primary chopper, tapos ito yung diode, ito yung kanyang B+, and ito yung mga secondary na voltahe, 11 volts, yung 27 volts, tapos yung 12 volts. So ito yung Sanyo na 21CRT TV, yung chassis number niya ay FC8A, at kanyang jungle system ay IC201, tapos nasa pin 29 yung kanyang protect line. So bali ang gagawin natin dito mga katek ay i-check natin lahat tong kanya mga parts dito sa kanyang protect. Itong mga diode, yung D684, tapos yung kanya mga transistor na Q683, tapos Q684, tapos itong diode na D685, tapos itong kanya mga filter mga katek. Yan,
itong mga filter na to sa kanya mga secondary voltage, ayan yung 12 volts, yung 27 volts na filter, and tapos yung sa 11 volts na filter mga katek, salin natin yung kanyang filter sa B+. So ayan, so bali isa-isayin natin to pagka-check nito mga katek. Yun ang gagawin natin, and dito yung kanyang protection din sa kanyang vertical, itong Q501, tapos may filter natin UF over 16 volts, C503, check natin to. Tapos yung vertical check din natin, kasi pag may problema yung vertical ay nag-hold and protect din siya. So bali pwede palitan lang to mga katik para masiguro, try natin palitan to. And kung hindi talaga gagana mga katik, kung wala dito yung problema, wala sa vertical na section, bali dito tayo papunta sa kanyang heater mga katik. Bali ito yung kanyang heater na mayroong 2.2 ohms, tapos may diode, tapos may series na 4.7 ohms na R475, tapos may diode na D468, tapos meron siyang filter natin UF over 50 volts ito. Bali check natin to, yung linya ng ating heater, yung papunta sa heater line. Yan mga katek. So, subukan natin to mga katek, baka sakaling gumana yung ating ginawang diagram sa protect section ng sanyo. So, balik tayo mga katek. So, yan mga katek, balik na tayo mga katek. Matapos nating tingnan yung ating ginawang diagram para sa mga protect, bali yun ang sinundan ko dito mga katek. Bali ito yung kanyang B+, tapos ito naman yung kanyang 12 volts, ayan, ay 11 volts pala. Ayan, chinake ko na itong mga kapasitor na tumatik, yung kanyang mga filter, kasi pag mayroong problema itong mga filter, since value, o di kaya leak na, ay malidetect ng ating mga signal, yung mga ating sensor na diode dito mga katik, yung mga, saan ba dito, yung diode na nakakonekta dito sa ating mga secondary voltage mga katek. Ayan, kung makikita nyo, ito yung transistor na Q638, bali protect din to, nagdidetect ito ng protect. Kaya yung kasama niyang diode ay D685. Kapag kasi may problema yung kanyang filter, ay dinidetect ng protect na ito, tapos nagsha-shutdown siya. So bali tapos ito din yung protect, yung saan ba dito? Itong D684 mga katik, itong sensor diode din dito. Pagkapag may problema din sa ating 27 volts at saka mga 12 volts ito sa ating secondary, ay dinidetect din niya, kaya nagsha-shutdown yung system. Bali nasa-shutdown yung mga oscillation dun sa ating jungle system mga katik, kasi ito yung nagsisense kung may problema o kulang yung voltahe kasi may problema sa filter, kaya siya nagsha-shutdown mga katik. So bali chinik ko na ito mga katik, itong transistor na ito, itong diode, pati itong mga diode, chinik ko na yan lahat. Tapos itong mga filter na ito, yan kung makikita nyo mga katik, wala naman tayong nakikitang bloated dyan, pero chinik na rin natin yan kasi para masiguro natin mga katik. So yan yung mga maliliit na filter na yan, chinik na natin yan lahat, at itong mga malalaking filter. So wala pong problema dito mga katik, okay po yung kanyang mga filter dito sa ating secondary. So yung panghuli nating option mga katik, bali dito na tayo mga katik sa ating meron para palang tayong protect na hinang up mga katik. Bali itong kanyang vertical, kasi kapag may problema din itong ating vertical, ay nag-hold ng protect din itong sanyo na ito. So at saka ito yung mga filter niya, pag nagkaroon ng problema yung input saka yung output, ay mag-hold and protect din siya. So napakaraming protect nito ng sanyo mga katek para itong Sony. So bali pinalitan ko ng vertical mga katek, tapos ganun pa rin tinest ko, ganun pa rin, wala pa rin nabubulo na naman, wala pa rin nangyari. So nagsishutdown pa rin siya mga katek. Bali ito yung protect niya, nagsisense itong transistor na ito, yan mga katek, focus natin, yung Q501,
ito yung nadidetect ng kanyang protect kapag may problema doon sa filter ng ating vertical, o di kaya yung vertical mismo yung may problema. So balihin ang apo na ito mga katek, yung kanyang protect. So pag tinest natin, ganoon pa rin, shutdown pa rin siya. So wala tayo, wala paring nangyari mga katek. Ano ba yan na... So yung last option natin mga katek, yung kanyang heater. Dito mga katek, kung nakita nyo sa ating ginawang diagram yung mga protect niya, so bali dito na natin nakuha yung kanyang problema talaga mga katek. Kung mapapansin natin ito, yung kanyang heater, ayan, may ginamit siyang resistor na 2.2, ayan, kanyang resistor na 2.2 ohms, tapos papunta sa kanyang heater, tapos papunta naman dito sa ating CRT board mga katek, to sa CRT. So meron itong filter dun sa ating heater, yan mga katek. Kung sundan natin itong ating board ngayon, ayan sya, ito pala, ayan, ito yung 2.2 ohms na resistor, tapos punta sa ating tikon, tapos meron syang, ayan mga katek, meron din syang resistor dito banda, itong R475, ayan, yung R475, ayan. Kung makikita natin mga katek, yung value nito ay nasa, ano ba, 4.7 ohms mga katek yung kanyang value, ayan. Tapos naman ito siya, so ngayon papunta siya dito sa ating diode, ayan, papunta siya sa diode, papunta naman doon sa kanyang filter. Ito yung filter niya, ayan, galing to sa ating heater, tapos pupunta dito, ayan, bali connected niya mga katek, to ground yung kabila, tapos ito yung positive line. Kung susundan natin mga katek ay ito mga katek, hindi ko na makita ito, tapos connected dyan, tapos may resistor, tapos papunta sa diode, tapos may filter na itong value nito. Magtinanggal ko na ito mga katek, bali ang value nito ay 10 UF over 50 volts. So ayan siya mga katek, kung makikita nyo mga katek na nasa 10 UF over 50 volts. So ayan yung kanyang mga paa nito ay rusty na, ayan, kinakalawang na mga katek. So ngayon ay check natin ito mga katek kung ano bang problema, ano ba itong okay ba itong kanyang capacitance at nag-hold ba siya ng voltage. So gamitin natin yung ating capacitor tester mga katek. So pause muna tayo mga katek, pag-check muna tayo. Ito yung capacitor niya mga katek, ito yung 10 UF over 50 volts. Bali check natin yung kanyang capacitance. Pakita mo yung tester nyo. Ayan. So wala siyang na-read mga katek. Bali open tong capacitor na ito mga katek. And humanap tayo ng pamalit mga katek. Ito. Check natin to. Ito ay isa ring 10 UF over 50 volts mga katek. Yan. Ayan. So ngayon check natin to. Yung kanyang capacitance. Tingnan mo nyo yung tester nyo. So ayun mga katek, nasa 10 UF siya mga katek, ayan, 9.99. so okay tong kapasitor na mga tek. So ngayon mga katek, i-check natin to kanyang kung nag-hold ba ito ng mga voltahe. Gamitan natin ng ating kapasitor tester mga katek. Ayan, saksak natin, tingnan natin kung may voltage ba siyang i-hold ng mga katek. So ayun, makikita nyo mga katek, kahit iniinan natin mga katek, walang response yung ating indicator light. Yan. So wala siya. So ngayon mga katek, ay yung ating ipapalit na capacitor naman, titest natin yung kung gagana ba yung kanya, mag-hold ba siya ng voltage mga katek. Kasi minsan meron naman siyang okay yung capacitance, pero hindi na siya nag-hold ng voltage, nagkakaroon pa rin ng problema yung ating unit mga katek. So ngayon check natin to mga katek. So kung makita nyo mga katek, nagbi-blink
Oh, nawawala yung kanyang ilaw sa ating indicator. So it means nagcha-charge yung ating kapasitor, mga katek. So ngayon, pa-spark natin niya. So ayun mga katek, kung nakikita nyo, okay itong ating kapasitor na ipapalit ngayon mga katek. Ayan. Balipalit natin ito mga katek. So ayan mga katek, wala nilagay na natin. So ihinang lang natin ito muna mga katek, tapos magche-check tayo. Yan, bali na hinang na natin. So ngayon mga katek, ako na naman. So shout out sa ating kaibigan, yung aking kameraman, Ninyo Tech. So meron siyang ginagawa yun na isang amplifier. Ito rin malupit na technician. So ayan mga katek, plug muna natin to, tapos tingnan natin kung hindi naman siya mag-hold down protect o hindi naman mag-shut down yung ating unit ngayon. So plug natin dito tayo sa 220 lines mga katek. Yan. So naka-oscillate na siya kasi nagpuputla ng kanyang standby. So ngayon mga katek, tingnan natin sa ating mirror. So ayan siya mga katek. Antayin lang muna natin mga katek sandali, baka kasi yung problema nito mga ilang segundo lang ay babagsak na siya. Wala na yung kanyang oscillation, tapos mabalik sa standby ulit, tapos meron namang B+. So yung mga problema nitong CRT mga katek, kapag binibidyuhan, ayan nagro-rolling siya. So normal lang yan sa mga CRT TV, ganito talaga. Ayusin lang muna natin mga katek. So yan, hindi na siya nag-shutdown mga katek. So pause muna natin ito mga katek, tapos ibalik muna natin yung ating board muna. I-arrange muna natin, tapos balik tayo sandali. So ipapause muna natin ito mga katek. So yan, balik tayo ulit mga katek. Pinause muna natin saglit para ma-i-arrange yung ating unit ngayon. So ngayon, check natin ulit mga katek. Plug in natin. Tapos antayin natin mga katek. So gumana siya. Lagyan mo natin ng signal mga katek. Long choice nito. So yun mga katek, di na siya nagsashutdown mga katek, di na siya nagprotect. So di lang muna natin focus yung itbulaga mga katek, kasi masi-CPR naman tayo nito. So at least may natutunan kayo, sana may natutunan kayo mga katek sa ating ginawang video sa araw na ito. Kailan lang. And maraming salamat, salamat sa inyong lahat, sa mga masugid at taga-subaybay. Hanggang dito na lang. Thank you so much. God bless you all.